si Rosario and I'll be the first one to admit na mabait talaga siyang tao. Pero minsan, OA na yung pagkaselosa niya eh. Bakit sino selosa? Rose, sorry. Kasi nakwento lang naman sa akin ni JB yung problema niyo, kaya sinishare ko lang yung opinion ko. Pati ba sa kanya, kailangan sabihin mo pa? Alam mo, ang liit-liit na bagay lang, eh, tinan mo, lumalaki pa. Rosario, sandali lang! Hindi mo lang ba ako bibigyan ng pagkakataon para patunayan sa'yo na iba ako sa naging asawa mo? Alam mo, Andres, may mga bagay na hindi mo na kailangan ng preba. Alam mo na! Hindi ka nagkakalayo kay Peping. Ingat ka, ha? Okay. O ikaw, dahan-dahan na sa pag-drive. Ingatan mo yung best friend ko, ha? Ako pa. Okay. Eh. Bye. Maalala mo rin ba ako? Paminsan-minsan. O sige. Ayos na, ha? Okay, huling na ako. Hello po. Nandiyan ba po si Ate Rufa? Kasi kami po yung mga kaibigan niya. Today on Click. What if ang kapitbahay ng barkada ay isang artista? Hi! Sorry ah, kay Kami Waring. Nandiyan na pakababa. Oops! Hindi siya what if. Totoo nga! Kapitbahay namin si... Si Rufa! Ano ka ba naman, waiter? Dahan-dahan naman eh. Si Mamu ba yan? Bakit ang ever-lovable Mamu? Bigla atang naging masumit. How dare you! As far as I know, walang nangyari sa atin. So ano? Natulog lang tayo sa kama na magkatabi. At si Kara? Puntis kay JB? Paano na si Rosario? Ayo. Mukhang turned upside down talaga ang mundo ng Click Barkada ngayon. Kaya kalimutan muna ang gimmick. Nood na lang ng Click. Good morning, JB. Karang, may ginagawa mo dito? Ano ka ba? Kwarto ko ito at bahay ko to. Natatandaan mo ba yung nangyari kagabi? Ano bang pinagsasabi mo? JB, sobrang lasing mo kasi kagabi. Siguro nga ngayon may hangover ka ba? You want to take a shower para mabawasan yung hangover mo? Kaya sinetap mo. Nagkukunwari ka lang palang mabait all this time. Ganun ba ka-effective ang drama ko? So ano? Natatandaan mo na nga yung nangyari kagabi. Walang nangyari sa ating kagabi, okay? How can you be so sure, JB? Eh, between the two of us, ikaw yung dead drunk. So, paano tonight? This place? Or your place? Kara. Walang makakalam sa barkada. Tungkol dito. Binabalaan kita, Kara. Lalo na si Rosario. Hindi niya dapat malaman to. Walang makakalabas hanggat walang ebidensya. Pero JB, paano kung may ebidensya?
Pero paano nga kung may ebidensya? Nandiyan ka na pala. Gusto mo magmerienda? Hindi, sige. Bahala na, busog pa ako eh. Okay. Guys, alam niyo ba matagal na ako na intriga sa kapitbahay natin na to? Bakit naman? Oo nga. Kilala niyo ba kung sino nakatira dyan? Ako, hindi ko kilala. Lagi kasi nakasara yung bintana niya eh. Ikaw, kilala mo? Hindi rin eh. Pero alam niyo ba, nakaintriga yung bahay na yan. Kasi tingnan niyo. Lampas tatlo yata kotse niyan eh. Puro imported pa, puro mamahalin. Oh? Oo, hindi kaya sikat na tao nakatira dyan. Saka mamaya, politician, ano kaya? Baka artista. Ay, sana! Oo, ano, tsaka minsan kasi, pag pauwi na ako ni Sachempo, kung mga bisita niyang bahay niya, lumalabas. Mga naka-vest, may nakasulat na press, tas may mga dalang camera. Wow, diba? Kung sakali ah, may kapitbahay kayong rich and famous ha? Oo nga eh. Oo nga! Hey, hey, when it gets up. Script dun sa email address ko. So, pwede sanang makihiram ng computer. Sure! 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 Sure!
personal, Rufa Gutierrez. Ikaw naman, Rufa na lang itawag mo sa akin. Sorry ah, lambagan ako kasi talaga eh. Thank you. Nangkad mo pala, no? Ano bang hype mo? Uy, di ka yata narinig. Ah, kasi nagko-concentrate ko. Ah, Miss Rufa, sino mga gwapong artista sa personal? Excuse me, Miss Rufa, sino mga gwapong artista sa personal? Teka lang, tapusin ko lang yung ginagawa ko. Kasi huwag niyo nang guluhin. Oo nga, titigil na lang natin siya. Oh, sige, sige. Ganda, no? Sige na, sorry na, tayo mag-away. Hindi naman ganyan kadali. Parang nakikita ko ng buhay ko kung kasama ka. Ayos naman doon sa probinsya eh. Meron akong bahay doon. Meron akong negosyo. Wala ka nang kailang alalahanin pa. Hindi mo ako tinanong kung ano talaga ang gusto ko? Paano mo alam kung gusto ko ba talagang bumalik pa sa probinsya? Ganon din ang asawa ko. Kung anong gusto niya, yun ang masusunod dahil siya ang lalaki. Hindi mo lang ba ako bibigyan ng pagkakataon para patunayan sa'yo na iba ako sa naging asawa mo? Alam mo, Andres, may mga bagay na hindi mo na kailangan ng preba. Alam mo na, hindi ka nagkakalayo kay Piping. Dumaan ako sa ganyang klaseng buhay. Ayoko nang maulit pa uli. So I check them and I gaily left to think they could doubt. Dito! Ba't ang kalat, ha? Eh, nakakadiri nga. Wala man lang nag-ayos, oh. Sa kakala ko may almusal na tayo, bakit wala pa? Eh, ano kayang nangyari? Asan si Mamu? Hindi pa nagigising? Ewan ko. Christian! Oh! Christian! Bakit? Asan si Mamu? Wala si Mamu. Baka nagsimba. Nagsimba? Eh, bakit ganito yung bahay natin? Nga naman lang naglilinis, oh. Kala. Ewan ko, pati nga pinagainan natin sa gabi, nakatambak pa rin, eh. Talaga? Eh, ano kaya nangyari kay Mamu? Eh, mukha nga siyang parating masama yung pakiramdam, eh. So, isang araw, nakita ko siya parang tulala. Oh, tsaka alam niyo ba yung tsampuradong niluto niya kahapon para sa merienda natin? Parang hindi na ganun kasarap, eh. Parang nawalan siya ng gana sa gawain bahay. Eh, baka naman may problema na si Mamu. Eh, ano naman ang magiging problema niya? Hindi ko alam. Hoy, ikaw, JB. Ang problema mo, ba't parang nalugi ka dyan? Hoy! Ha? Wala. Sige, hakit ko na ako sa dahil. Hi, guys! Guess ko sa lang sinubok sa labas! Sinubok sa labas? Artista, ang ganda-ganda mo. Oh, hindi ka nagkaka-pimples. Hindi, wala. Soap and water lang. Ganun na kasimple. Talaga po, wala kayong ibang facial creams, ganun? Wala nang ibang chuchu? Oo nga. Wala. Basta importante, bago kayo matulog sa gabi, kailangan maghilamos kayo. Huwag kayong magtutulog sa gabi na may makeup kayo. Napamortal sin yun talaga.
Walang makeup. Miss Rupa, pasensya na kayo dun sa juice ha, kasi medyo local brand lang yan. Nako, ikaw naman Isa oh. Kahit ano naman iinumin ko eh, basta wala lang lason or gayuma. Ano na gayuming ko? Hindi pala kayo pinigan, naman pag-utseres. Hindi naman porket artista ako, ma-arte na ako. Hindi ah. Miss Rupa, pasensya na kayo dyan sa adobo ha, kasi hindi nakapagluto si Mamoy. Siya yung pinakamasarap magluto dito eh. Pasensya na talaga. Alam mo, Isa, umupo ka na lang dyan. Halika, kumain na tayo ng adobo, kanin, mangga. Okay lang ako, okay lang. Pero, ang sarap niyo pala panoorin kumain. Rupa Gutierrez. Parang lupa na lang. Parang lupa na lang, Rupa. Sigurado ba po kayo wala kayong beauty tips? Ipa-facial? Saan po kayo nagpapa-facial? Kasi ang ganda talaga ng skin niyo. Christian, ang daming lamok. Di ba sabi ko sa'yo, sarado mo yung bintana doon sa kusina? Daming lamok na kaya tuloy sa bisita natin. Uy! Miss Rupa, pag gusto niyo pa ng adobo, sabihin niyo lang. Kasi marami pa dyan eh. Yan, gano'n yan. Oo, ang dami talagang lamok eh, no? Kasi, meron pa po kong isang tanong yung shampoo kasi hindi nahiyang. Mayroon pa kayo ibang tips para sa amin? Miss Rupa, pwede bang masilip yung house nyo? Oo nga po! Grabe! O sige, ganito na lang ha. Next week, lahat kayo pumasyo sa bahay. At merienda tayo doon. Dala! 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 Baby, okay din food dito, no? Sabi ko, okay din food dito. Oo, oh, masarap. Alam mo, try natin yung dessert nila kasi sobrang sarap ng dessert dito. Kasi one time, I remember, no? Si Kara nag-order ng dessert dito. Nagpa-takeout siya, tapos nakitikim ako. Okay naman. Hi! And speaking of Kara, kamusta? I was on my way kasi to the mall. Eh, nakita ko yung kotse ni JB na nakapark sa labas. Mm-hmm. So, might as well say hi na din and have some dessert. Actually, alam mo yung nangyari sinasabi ko rin yung sumigit ko eh. Sobrang sarap ng dessert dito, kaya kailangan din try niya. Alam mo, buti pa? Maka-join ka na, sis. Tama. Join ka na. Ako, pupunta muna akong powder room. Gusto ko pagbalik ko, naka-order ka na. Okay? Sige. Wait for me. Hi, JB. Nananadya ka ba talaga? Sinusundan mo ba kami? Teka lang ah. Medyo masyado yatang praning ang isang tao dito. Ang alam ko kasi, yung mga praning, yun yung mga guilty. Hindi ako guilty. Dahil wala naman talaga nangyari sa atin ah. Are you sure? See? You're not even sure. Well, dito sa papakita ko sa'yo, magiging sure ka na. Di ba sinabi ko sa'yo, walang makakaalam hanggat walang ebidensya? Well, JB, isa lang yan sa mga ebidensya. Isa lang yan. Pinalala mo itong lahat, Kara. Gusto mo talaga kami sirayin lahat. Hey! O ano, nakapag-order na ba kayo? Ha? Eh, ito nga eh. Tinitikman ko pa lang yung in-order ni JB. Sarap kasi. Siguro yan na lang order niyan, no? Talaga? Ano, may nakita ka na sa business dessert? Wait lang. Waiter! Menu, please! Ubusin mo na yan. Hello po. Nandiyan ba po si Ate Rufa? Kasi kami po yung mga kaibigan niya. Taga dyan po kami sa kabilang bahay. Ah, oo. Pasok kayo. Pinagbili niya nga kayo sa akin. Oo, di ba? Pinagbili nga kayo? Roll another blunt. Amanang, nasaan po siya? May kausap lang sa telepono. Bababa na rin yun. Kung may kailangan kayo, gamitin niyo na lang yung intercom dyan. Intercom? Sa kanya ba to? Hindi. Ako na magbibigay. Ako na magbibigay. Ako na. Mas maganda ko ako magbibigay. Sige. Baka ibalasan na sa mga artista. Dali. But then I got high. Ito ah. Ang ganda. Ay, naku. Ay, ito ah.
ino-open to. Ay, kati! Ang sandali lang tayo dito, ha. Titingnan ko lang kung ano yung mga beauty products ng mga artista. Ang dami, ha. Ano ka ba? Uy, in fairness, ha, expensive to. Ay nga. Uy, bango! Aray mo. Bango! Uy, jacuzzi, oh. Wow! Bongga! Ganto pala yung mga banyo ng artista. Oo nga. Uy, ano ka ba? Ano ba yan? Souvenir lang, ito naman, oh. Grabe ka naman. Souvenir lang. Ako din, pingi. Busing na to. May pa si Tony, nakipagsosyalan sa celebrity. Okay lang yun. Marami pa namang araw para ito. Ang importante, maayos natin yung problema. Basta iyan. Hati lang tayo sa villa. Baka naman. Promise. Ano, Mamumi? Gusto pa kayong orderin? Wala. Ewan ko, bakit pa tayo kumain dito eh? Hindi naman masyado masarap ang pagkain dito. May ulam naman tayo sa bahay. Eh, Mamu, kasi naisip namin ni Ian na baka bored ka na, baka kailangan mo ng fresh air. Alam mo yun, baka mas mag-enjoy ka pag... Ano ka ba naman, waiter? Tahan-tahan naman eh. Muntik na ako mabuhusan yan. Sorry ka pa dyan. Mamu, kayaan nyo na. Pakuha na lang ng tubig, waiter. At yung tubig na malamig, ha? Hindi yung mainit na tubig, hindi pa kami magkakape. Apo. Ay, nako. Mamu, naman. Wala lang eh. Alam mo naman, mga restaurant na ganito. Ayan, same ng old couple. Dati naman we meet. Oh, cute nila. Cute. Grabe naman. Ang tatanda na. Ikay pa yung babae. Baduy. Siyang nga pala, waiter. Palitan nga niyo ang music dyan. Ang baduy-baduy naman. Nakakawalang ganang kumain. Uy, Crescent, si Tony! Nandun sa study room, ina-analyze ko ano yung mga reading materials na isang Rufa Gutierrez. Ilan ang ginagawa mo? Ano pa, edi taking picture, souvenir kaya to, no? At saka proof to, nakapasok ko sa bahay ni Ate Rufa, di ba? Ano? Uy, Crescent, picture mo naman ako dun, no? Sige na. Isang baduy naman sa tabi ng mga pictures? Ano ka, ultimate proof kaya to, di ba? Nakapasok sa bahay ni Ate Rufa, gagayin ko yung post niya. Sige, pagkatapos ako rin, picture mo sa tabi niya, na? Sige, ako muna. Sige. Click ka. 1, 2, 3. Click! Ay, ikot mo! Hindi na flash! Okay. Ayan, sige. I believe in self-possession. Click! Now it seems I've got my head on straight. I'm a freak, an apparition. Seems I made the right decision. Try to turn back now, I might be. Hi! Sorry, if I kept you waiting. Medyo napakabagong phone call ko. Wow, fruits, is that for me? Sa'yo talaga ito, Rufa Gutierrez. Ang talong pala. Thank you. Ang bango ah. Amoy, fresh na ito sa banyo. Fresh na pala yung kala ko, kulong. Kasi English yung kasulit. Oh, mama. Fresh na pala tayo. Upo kayo. Kain kayo. There's fruits, chips, juice. Feel at home. Well, as you can see, medyo, this house is not exactly me kasi bahay to ng tita ko. But it's your aura that makes any house worth living in. At saka impress ako, Adi. Intercom yung mga maids yun. Well, I make it a point kasi na medyo hindi kami nahuhuli sa technology. As a matter of fact, sa bawat sulok ng bahay na to, may hidden camera. Hidden camera? Oh, bakit? Kaso nga lang, hindi pa gumagana kasi kaka-install pa lang. Okay na kayo! Pringles! Fruits! Oh.
Mamu, suklayin niyo naman ako. Katulad nung lagi niyong ginagawa dati. Mamu, alam niyo, sa totoo lang, dun sa maikling panahon na nandito si Mang Andy Red Shoes, nakakamiss din pala siya, no? Hindi naman sa nakikialam ako, pero sa tingin ko, seryoso siya sa inyo. Pwede natin sabihin, mali nga yung style na ginamit niya. Yung sa paputok, and yung red shoes niya. Pero, feeling ko naman, tingin ko talagang sincere siya sa panliligaw sa inyo. Eh, hindi po sa nakikialam ako, ha. Pero kung talagang alam nyo na pwede namang maging kayo, eh, bakit naman yung hahadlangan kung ano yung makakapagbigay ng happiness sa inyo? Mamu, kung ako yung iniisip nyo, huwag kayo mag-alala. Kaya ko po yung sarili ko. Basta ang gusto ko lang masaya kayo. Hindi talaga ako available sa Friday eh. Oo, nag-overlap nga yung schedules ko. Gawin na lang natin. Teka, i-check ko lang sa calendar ko ah. Tuesday. Tuesday na lang natin gawin yung interview. Okay. Okay. Bye! Christian, ako, 5 minutes na lang talaga ha. Tatapusin ko lang tong kausap ko. Ako lang. Okay? Hello? Oh. June, hindi nga ako pwede sumagot ng mga questions na yan. Ano? Kailangan i-fax mo sa opisina. Ayoko nga ng ganyan mga tanong to ko sa love life ko. Basta career lang. Kung anong mga projects ko, kung anong pinaproduce ko, tama na yun. Ayoko na ito ko sa love. Okay. And then? Hello? Ano ba yun? Hello? Ma'am, mami niyo po sa telepono. Sino? Mami niyo po. Mami ko. Wait lang ha. Hello, Ma. Ma, I'm so stressed. Can you please call me back? May kausap ako. Okay, bye. Dayo! Hello? Sabihin mo yung meeting ko kay Mother, ano na lang, pwedeng Wednesday. Kasi fully booked na ako ng Tuesday. Linipat ko na yung mga schedules ko from Friday to Tuesday. So Wednesday na lang, wala pa akong lakad. Okay. Okay, bye-bye. Christian, teka lang talaga ha. Akit muna ako, may kukunin ako at babalik ako. And then I'll talk to you na. Okay, 1 second! Hello, Isa. Oh, andito pa rin eh. Hindi pa eh. Oh, medyo busy pa kasi siya. Pero okay lang. Hindi naman ako naiinip eh. Oh, pinapanood ko lang siyang may kausap sa cellphone. Oh, parang ako na rin yung kausap niya eh. Oh, ano? Lagay ka na ba sa dish yan? Hindi. Ako magbibigay kay Rufa na to. Hindi. May makulit na maid eh. Ano ko sa kanya? Ah, excuse po. Ito na po yung script na yung maid kayo. Ano? Dai, teka, ang dami kong kausap. Ano yan? Ma'am, yung script po na yung maid. Script? Anong script? Para sa niya? Eh, hindi ko pa alam. Pinadala lang po. Basahin mo. Tingnan mo kung maganda yung role. Tapos ikwento mo sa akin, okay? Kung pangit, huwag mo na ibigay sa akin. Tatanggihan ko na yan. Hello? Pwedeng 4.5 carats na lang. Heart-shaped. VVS. Basta, I need it really, really soon. Meron akong function na pupuntahan. Okay? Teka lang ha. Oh my God, nakahangtong. Hello? Oo. Naku, may bisita ako. Can you call back later? Okay, bye. 5 minutes na lang talaga. Ah. Those flowers are so cute. Wait lang ha. Hello? Pwede ba? Hindi ako pwede mag-guest sa channel na yan. Hindi, loyal ako eh. Ano? Ian, pwede ba kitang makausap ng sandali? Okay lang, ma'am. Mukha matagal. Okay lang ba sa'yo at sa mga barkada mo kung umuwi na ako sa ating probinsya?
Oo naman, ma'am. Okay lang po. Kasi, alam ko naman na kahit papano, may silbi naman ako dito sa atin. Pero kung umuwi ako sa atin, naisip ko sino naman ang maglalaba rito. Sino magluluto? Sino mag-aayos tong mga kurtina? Sino magbibigay ng payo sa inyo? Sinong iiyakan nyo? Sus naman, mamu, yun lang ba inaalala nyo? Oo, kailangan nga namin kayo, pero alam naman namin habang buhay, hindi pwede nakaasa kami sa inyo. Mami, gusto niyo ba talagang umuwi sa probinsya o meron lang kayo susundan doon? Anong susundan? Ikaw naman. Ayaw niyo, mami, okay lang. Okay lang. Ano, hindi umaamin. Gusto ko lang talagang umuwi dahil matagal na rin akong hindi umuwi, di ba? Kayo, okay lang po. Mabuti na rin yung habang maaga, masanay na kaming walang nakakatandang umahalalay sa amin para maging mas responsible kami. Thank you, Iya. Kailan niyo balak umuwi? Sa darating na linggo sana eh. Darating? Sige, sa darating na linggo. Okay, good! Very good, Rupa! Okay, very good. Now, let's study this drama piece about love during the war. Isa itong lumang monologue tungkol sa isang magkasintahan na pilit na pinaglalayo ng tadhana. I want you to go over this, Rufa, para ma-appreciate mo ang language ng mga nagmamahalan ng panahong yon. Okay? So, go to that one. First line, first paragraph. Rodolfo. Suwari ko ay panahon na upang tanggapin natin na hindi tayo para sa isa't isa. Hanggang kailan mo pilit na isasara mga mata mo sa katotohanan yun? Hanggang kailan? Hanggang kailan, Rodolfo? Good! Continue! Mabait ka, masipag, matyaga. Malinis ang nilalaman ng iyong puso. At alam kong ako ay mahal mo. Subalit hindi tayo bagay. Ibang mundong ginagalawan mo. At ganun din ang ginagalawan ko. Rodolfo, ano na lamang sasabihin ng mga tao? Ano na lamang sasabihin ng ating mga parientes? Rodolfo, naway ito'y maunawaan mo. Malay mo, sa ibang pagkakataon, sa ibang buhay tayo pa rin. Malay mo, ang pag-iirugan pala natin nakatakda sa panahon. Hindi man natin mawari, subalit mapagbiro ang tadhana. Baka dumating ang panahon na magtagpo pa rin ang ating landas, Rodolfo. Oh, Rodolfo! Walang tigil ang paghahalo ng champurado habang niluluto, ha? Yan ang sekreto. Eh, ako na, mamu, para naman masali itong braso ko. Sige. Oh, ano pang gusto mong matutunan ng lutuin natin? Adobo. Kasi yung nilutong adobo nila isa na isang araw, hindi kasi sarap ng luto nyo eh. Tsaka walang bango. Balita ko, pinakain pa daw nyo kay Rufa. Oo, oh, mabuti na lang hindi pihikan yung tao, no? Kasi nakakahiya. Yung pa kasi yung mga araw na medyo nakapag-inising. Kasi the night before hindi ako nakatulog. Hindi ko namalayan, umaga na pala. Eh, paano makakatulog? Iniisip si Andy Red Shoes. Oh, tama ko, di ba, mamu? Yan! Uy, mamu ko, in love! Sabi ko na nga ba? In love ang mamu ko! Yay! Ang champurado! Sige, asikasuhin mo yan. Eh, ba't iniiba niyo yung topic? Uy, ayaw pag-usapan! Sabi ko na nga ba? Yan! Pupuntay ko kaya ulit. Mamu ako later. Kasi gusto ko pumunta ang mall, meron akong balak bili na shoes. Wala akong kasama. Ha? Sige na. Sige.
Talaga? Oo. Oh. Hindi kasi alam mo, ganito yun eh. Dapat talaga si Kara kasama ko doon. Eh, kaya lang, hindi yata maganda yung pakiramdam niya. I think magpapa-check up pa nga siya this morning. Check up? Hmm. Bakit daw? Ewan ko doon. Mas maro ang pakiramdam niya. Teka nga, text natin. Wala yun. Siguro masyado lang na-shock yun sa hold up ang nangyari nun. Ano ka ba? Tagal-tagal na nun, no? Imposible naman. Basta ang alam ko, pagkasama ko siya, eh, parati siya naduduwal. Yun lang. Anyway, saan mo ba gustong pumuntahan mamaya? Saan mo ba? Basta. Wait. Oh, ito na. Nag-respond na agad. Okay. Sabi. Ano? Totoo ba to? Ano daw? Oh my God. I can't believe this. Bakit? Ano nangyari kay Kara? Kara's pregnant. Would you believe she's pregnant? Kanina daw? Ito nga, tina-text ko nga eh. Gusto ko malaman kung sino, no? Oh, malamang si Kara rin yan. I'm sure sasabihin din sa'yo nun. Ano, si Kara ba? Ay, hindi. Si Christian lang to. Wala naman to. Mama, paano yan? Wala na magbibigay ng advice sa amin. Oo nga eh. Pero actually, kayong inaalala ko eh. Pero okay lang yun. Eh, mukha naman dininig niyo yung advice namin sa inyo tungkol sa love eh. Sa bagay. Pero ikaw talagang inaalala ko yung pagdidiskarte mo nga dyan kay Rufa. Balita ko, bigla kang natorpe. Hmm. Eh, mamu, hindi nga po alam ni Rufa na naliligaw siya. Oh, siyempre, hindi niya alam yun, no? Nakakaya, ang lay-lay ng agwat namin, Ian. Parang yung sa monolog niya, di ba? Ako, dumadalaw lang naman ako sa kanya dahil gusto ko lang siya makita lagi. Yun lang naman yun. Dumadalaw? Hmm. Eh, baka naman nakaka-istorbo ka, nahiya lang yung tao. Ayaw lang niyan sabihin sa inyo. Huh? Nakakastorbo? Kami? Nako, mamu. Hindi siguro. Alam mo, mamu, barkada nga yung tingin niya sa amin, eh, di ba? Oo, yan. Barkada? Magaling. Teka, ilang beses sa isang linggo ba kayo dumadalaw dyan at baka naman nakakastorbo na talaga kayo? Araw-araw lang naman, mamu. Araw-araw? Grabe. Eh, at gano'ng katagal kayo nag-i-stay dyan? Ah, siyempre, mamu, nahihiya naman kami kay Rufa. Uma, nahihiya naman. Limang oras lang. Nahihiya pa yan, limang oras. Tapos, mamu, minsan pag may shooting shot, tatlong oras lang, di ba? Oo, asa na. Alam mo, mga bata talaga kayo, hindi niyo ba alam na si Rufa ay isang celebrity at maraming mga commitments? Talagang nakaka-istorbo kayo, nahihiya lang yan sabihin sa inyo. Alam mo, hindi katulad yung mga students katulad nyo na maraming free time. Guys, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Mukhang lilipat na si Ate Rufa. Oo nga. Bakit kaya? Siguro napikon na sa atin yun dahil sa sobrang bisita tayo ng bisita sa kanya araw-araw. Baka nga yun ang dahilan. Hi guys! Oh, pasensya na kayo. Hindi na ako nakapagpaalam kaagad sa inyo. Paano naman kasi biglaan yung paglipat ko eh. Anyway, mas convenient naman yung lilipatan kong bahay. Mas malapit sa trabaho. And I've been meaning to tell you guys sooner, kaso, you know, I've been so busy these past few weeks na hindi ko nasabi sa inyo. Oh! Bakit kanya naman ang mukha nyo? Ate Rufa, kaya ka ba talaga lilipat dahil mas malapit sa trabaho mo? Oo naman, bakit? Eh, kasi iniisip namin baka may ibang dahilan eh. Tulad ng baka naiingayan ka na sa amin. Kaya naman, nagsasawa ka na sa pagdalaw-dalaw namin. Kaya naman, nukulitan ka na sa amin.
O baka ayaw mo ng adobo namin. O baka naman nakalibadbarang ka na sa mukha namin, hindi mo lang masabi. Sobra naman kayo. Hindi, talagang malapit lang talaga yung bahay ko dun sa trabaho ko. Hayaan mo ganito, okay? Once na nakalipat na ako, nandun na lahat ng things ko, tumalaw naman kayo. Let's have a big slumber party. Talaga? Oo naman! Pero, Tony, ikaw naman ha, bago ka manghiram ng pabango ko, eh make sure magpaalam ka sa akin para talagang pabango ma-spray mo at hindi air freshener. At ikaw naman, Isa, bago ka mag-picture taking sa loob ng bahay, isama mo naman ako. At ikaw naman, Christian, alam kong kahit pa paano may crush ka sa akin. Thank you, pero sana hanggang dun lang kasi baka may mag-selos. Okay, I'm gonna miss you guys! Coming po! Y'all looking for a festival, I know the spy. Come across the bridge, over here to Rivers High. It's poetic, yeah, you're digging in. JB, I know you'll come to my rescue. Sabi nga pala ng OB guy ni ko, the next time daw magpa-check up ako, isama naman daw kita para naman ma-meet niya yung daddy ng baby ko. Nababaliw ka ba? Alam mo, hindi OB guy ni kailangan mo eh. Kailangan mo na psychiatrist. How dare you? As far as I know, walang nangyari sa atin. So ano? Natulog lang tayo sa kama na magkatabi? At paano mo papaliwanag itong mga to? Sige, kahit pulit-puliti mo pa yan, kahit sunugin mo pa yan, nasa akin ang mga negatives. And you can never change the fact that you're the father of my baby. Hindi. At bago kayo umalis, make sure ang duplicate key nasa bulsa nyo, ha? Si Mamo talaga, oh. Aalis na rin lang. Puno problema pa, pati yung susi at yung kalang. Kasi hindi ako sanay na akong aalis. Ngayon lang ako ang aalis at kayo naman ang maiiwan. At huwag nyo kalimutan, ha? Kahit anong laki ng problema ang hinaharap nyo, malulutas din nyo yan. Basta wala lang kayong sasaktan, aagrabyaduhin, kaya nyo yan. Oh, Tony, nasan si Anton? Sinamahan po niya si Kuya Edward sa Tagaytay po. Nanghihinaya nga po siya kasi hindi po siya nakapagpaalam sa inyo na maayos. Anyway, alagaan mo yung relationship nyo, ha? Alam mo naman, yan love team nyo, inspiration ko rin yan, eh, ha? Akala ko kumpleto tayo ngayon, si JB. Mamu, ilang araw na namin hindi mahagilap eh. Hindi niya ata alam na alis na kayo. Oh, anyway, sabi mo sa kanya, magpakabait siya. Alagaan niya si Rosario, ha? Mabait na bata yon. O ikaw, okay na kayo ng parents mo, di ba? Ng father mo. Opo, Mamu. Salamat. Huwag mong kalimutan, lahat ng magulang, minamahal nila ang kanilang anak. Ha? Yan, alam mo yan, di ba, Isa? Opo, Mamu, sinabi niya na sa akin. And don't forget, Isa, wala ka ng reason mag-hangout dito. Dahil wala ng tao magluluto dito, wala ka ng makakain dito. Go home, spend time with your folks. Alam kong nami-miss ka nila eh, hindi ba? O, ikaw naman, Mimi. Okay ka? Alam mo, Mamu, ikaw yung parating nagbibigay sa amin ng advice. Sa tingin ko, it's our turn to give something for you. Alam mo, Mamu, makakatulong yan kasi mukhang in love ka ata eh. Ikaw naman, no? Ano ito? Makatulong yan para maka-jackpot kayo sa kalab team. Iyan! Love you, man. Iyan. Ingat kayo, ha? Ingat ka, ha? Ingat kayo. Mamimiss ko rin kayo. Hindi, ma'am.
There's something I must say aloud. Next week on Click. Iho, anong pangalan mo? Christian po. Namimiss ata ni Christian ang mami niya. Pero ano to? Bigla siyang nagkaroon ng ibang nanay? Sabi ko na nga ba hindi mo magagawin. I'm sorry, JB. Pero kailangan malaman nila. Sinasabi ko na nga ba eh. Nagbabait-baitan lang si Kara. May maitim na balak pala siya all along. Hiwalayin mo si Rosario. Kawawang JB at kawawang Rosario. Nako, ano kaya mangyayari? Panoorin natin dito lang sa Click!